Magandang buhay sa ating lahat and welcome back to my channel, Flora Basilides. Ito na naman po tayo isang bagong araw para sa isang bagong katutunan ng ating mga paghahalaman sa ating garden. Ngayon guys, ang ipapakita ko sa inyo ay ang pagtatanim ng bougainvillea. So ayan, try na natin and samahan niyo na ako guys. At huwag niyong kakalimutan mag-like, subscribe and comment down sa video na to dahil gusto kong marinig sa inyo kung ano ang inyong mga suggestion o recommendation pa ukol sa ating pagtatanim. At kung meron pa kayong mga suggestion para sa mga susunod natin na video na i-upload. Cute! Tune in lang kayo guys! Magtatanim na ng bougainvillea natin. Ang gagawin natin ay ikakat lang natin to. Binigyan ako ng cuttings dun sa binilhan ko ng mga halaman. Dito lang sa malapit sa amin, yung Access Garden. Pero ang maganda talaga guys, yung cuttings na ginagamit sa pagtatanim ay yung mga malalaking ano na, malalaking puno na. Ito dahil pwede na to. Nasa diskarte lang yan kung paano natin itatanim. Babad lang natin. Lalagyan lang natin to guys ng rooting hormone. Pero kung wala kayong rooting hormone, carry bells na yan. Tubig natin, lalagyan lang natin ng isang patak. Pwede rin yung gamitin ay cinnamon. Yung rooting hormone natin, yung ating hinanahan, dito lang natin ilalagay. Babad natin siya. Ito yung garden soil natin. Tapos, hahaluan lang natin ng konting vermicast. Ayan. So, haluan natin. Haluan ko lang para mas malambot at mas fertile yung ating lupa. Madaling tumubo yung ating cuttings. Ayan. Binabad sa rooting hormone. Ayan. Ayan. Kailangan siyang ibalot para hindi na tayo magdidilig sa mga susunod na araw. So ito na guys, yung ating bougainvillea na itinanim. So, dapat ganyan lang, i-vacuum natin ang tawag. Vacuum sealed ang tawag mo. Tapos, pagkatapos nito, ilalagay lang muna natin to guys, sa shaded area. Huwag nyo muna i-expose sa sunlight. Tapos, ganito hapon yung pagtatanim. Hapon ang maganda para at least hindi na i-stress yung ating mga halaman. Pag nagtra-transplant tayo, nagre-repot, nagtatanim, maganda yung hapon para at least sa buong gabi nakakapag-relax yung ating mga halaman. Hindi sila nagkakaroon ng transplant shock, ganon. Guys, tapos na, pinagpawisan ako. Dami-rami yung ating cuttings na itinanim. Tandaan nyo, ang bougainvillea ay maganda sa ating mga garden dahil sila ay patuloy na namumulaklak lalo na pag nabigyan natin sila ng tamang pag-aalaga at fertilizers. And sa susunod ko na video, maliban sa ipapakita ko sa inyo yung update ko sa itinanim natin ngayon ng mga cuttings, ay magkakaroon ako ng tutorial para sa pag-aalaga ng mga halaman at itong mga bougainvillea natin kung paano sila magkakaroon ng maraming bulaklak lagi. Ayun ha, abangan niyo yan guys. At ganun din sa ating mga iba pang mga halaman kung paano ang pagtamang paglalagay ng fertilizer at kung ano-ano mga nilalagay na fertilizer. Salamat sa iyo and pwede niyo rin panoorin yung ibang video na makikita niyo sa screen para sa mga
kailaman para sa pagtatanim ng mga bulaklak sa ating mga garden. Kahit nasa bahay lang tayo guys, ay kaya-kaya nating gumawa ng pagkakaabalahan na maganda at pwede rin natin silang pagkakitaan sa bandang huli. Thank you! So, yan na guys, ang ating bougainvillea na itinanim. So, nagkaroon na siya ng mga bagong leaves. Ayan, pati yung isa. Ito ay garden soil. Ito naman yung ating ginawa na composition of vermicast at saka yung garden soil. So guys, ibig sabihin, ang bougainvillea, hindi po sila mapili sa lupa. Kahit ano, ay tutubo sila as long as nagkakaroon ito ng tamang paraan ng pagtatanim. May moist at saka ayan, nagkakaroon ng moist para mabuhay yun yung kanyang parang pangdilig sa halaman at hindi sila nagagalaw ng nagagalaw. Ito na ating binuksan ngayon, ibabalik ko lang yan ulit at doon ko na ililipat kung magkakaroon na siya ng maraming ugat dito sa makikita naman natin dito sa plastic cups natin ginawa. Ayan guys, so lang yung gagawin nyo, huwag nyong kalilimutang lagyan ng plastic at huwag nyong kalilimutang diligan muna. Ayan, lahat yan may mga dahon na. Huwag nyong kalilimutang diligan muna bago lagyan ng plastic at saka rubber band o kahit anong panali. Ayan. So para magkaroon sila ng tamang moist at mabuhay. Ayan guys, success ang ating propagation ng ating bougainvillea cuttings. So, ayan. Paki-like and subscribe na rin po sa aking channel para sa mga susunod na mga videos na aking i-upload at pwede rin kayong matuto doon sa mga tutorials na i-upload ko about gardening. Salamat guys and paki-comment na rin sa inyong mga suggestion, komento dito sa aking video na to at kung may mga susunod pa kayong gustong ipa-upload sa akin na video. Kung ano ang gusto nyong matutunan sa paraan ng pagtatanim. Salamat and more power guys!